Iba yung mawalan ka ng kapatid na wala kang idea kung saan na siya, ano yung kinahihinatnan niya, ano yung naging sitwasyon niya, anong nangyayari sa kanya bawat oras, ganun. Walang iwanan sa hirap at kinhawa. Pero paano kung ang taong gusto nating damayan at protektahan ang napunta sa panganib? Kagaya na lang ng nangyari kay Michael nang ma-hostage ang kapatid niyang si Ruby noong Marawi siege. So, mag-love na naman ang pakipagang kanina sa kabayan sa kwento na rin ng mga sundalo. Ako si Michael Pareha Brizal ng Iloilo City. So, kasalukuyang nagtatrabaho po sa Queensrow Elementary School, Queensrow Central, Bacoor City, Cavite. So, si nanay po, isa po siyang mananahi. Si tatay naman po, isa po siyang tricycle driver. So, ako po kasi pangatlo sa limang magkakapatid. Ako at saka yung pang-apat na si Ruby ay pareho po kaming teacher. Hindi ko na natuloy yung pangarap ko maging CPA. Sabi ko sa kay nanay, sabi ko, kung ano na lang po yung makaya ninyo, na basta po mapagtapos lang po ako, yun na lang po. Sa ngayon, nagustuhan ko, nagiging passion ko na rin yung pagiging guro, yung pagturo po sa mga bata. Kung si Michael ang nag-impluwensya kay Ruby na maging guro, si Ruby naman ang naghikayat sa kanyang kuya na mag-explore ng opportunities nang magturo sila sa Marawi. Ako, abunado na naman tayo sa mga teaching aid, Ruby. Alam mo, kung hindi ko lang talaga mahal yung mga estudyante natin, baka nag-abroad na ako. Ay, Nung. May kaibigan nga pala ako nagtuturo sa Marawi. Private school. Kailangan daw nila ng teacher doon. Medyo malaki lahat ang sweldo. Gusto mo ba lumipa tayo doon? Marawi? Oo. Sigurado ka? Delikado yun. Hindi naman daw. Dami mga mababait na tao doon. Tapos, mga taga-Iloilo din yung mga teachers. Paano na sina mama at papa? Iiwan natin sila dito? May makakasama naman sila dito eh. Subukan lang natin nung. Malaking opportunity din to. Mapapag-aral natin si Bunso. Tapos tong bahay, mapapaayos na natin. Hindi na tayo mamang problema sa tuwing malakas ang ulan sa Habagyo. Sige na nung, try lang natin. Sige. Basta. Pagdating natin dun, walang iwanan, ha? Oo. So, hindi naman po kami natakot na pumunta ng Marawi City. Inano na lang namin sa isipan namin na trabaho yung hanap natin dito, trabaho yung punta dito. So, ginawa namin, nakipagbagay sa mga estudyante, nakipagbagay sa mga parents, kahit sa mga tao sa labas. Kami na lang nag-adjust. After 3 years ng pagtuturo sa Marawi, bumalik ng Iloilo si Michael. Habang naiwan si Ruby sa Marawi, isang bagay na hindi alam ni Michael na pagsisisihan niya dahil naging hostage ang kapatid niya ng mga terorista. Nung, malapit ng puto kang dito sa amin. Ruby, umalis ka na dyan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nung may nakapasok ng nakabaril dito. Ruby! Ruby, tumakas ka na! Lumabas kayo dyan! Kung hindi, susunugin namin itong building na to! Ruby! Ruby! Pag uwi ko ng bahay, hindi ko sinabi kay nanay. Tinanong niya, kumusta yung kapatid mo doon? Sabi ko, okay lang, safe siya. Nakalaano na sila. Nakalabas na sila. Until such time na tumagal na ng buwan, may narinig siya na sa radyo na kung hindi daw mag-papayag na aasawahin ng mga maute, ay papatayin daw. Ayun, umiyak siya. Bakit sabi ko, wala naman ang nakapunta na reporter doon para ano, para mag-report ng ganun. Hindi totoo yan. Ay, yung pasigaw na sinabihan ko siya, na para maging strong lang siya. Gustong puntahan ni Michael ang kapatid. Pero dahil sa news blackout, walang idea si na Michael kung ano ang nangyayari sa kapatid niya. Ako sa punto na si nanay po na parang nawala na po ng pag-asa. Pero ako, buong loob ko na iniisip na buhay at ligtas siya. Pero hindi ko lang sinasabi kay nanay at sa mga kapatid ko, baka aasa sila. Baka pag sinabi kong okay siya, ligtas siya, baka maniniwala sila agad.
In fact, na pag sinabi kong ganun, kasi alam nilang ako yung may direct contact sa nung nangyaring siege na yon. Prayers na lang po yung naging weapon nila para makalabas, para makasurvive. Sana po maging safe sila at matapos na yung nangyayaring siege sa May Marawi. After 4 months and 2 weeks na nabalitaan ko kasi na nakalabas na siya, tinawagan ako ng kapatid ko na lalaki na si Paolo na sabi niya, Mike, may good news, sabi niya. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, nakalabas na si Ruby. Araw-araw kong dinadasal na makauwi ka na. Salamat at ligtas ka. Dininig din Diyos ang dasal niyo, no? O, wala nang iyakan, ha? Dito na ako. Pagdating niya, pagbaba niya ng sasakyan, galing airport, sabi niya, walang iiyak, sabi niya. Sabi ko, yung nangyari sa'yo, second life mo na yun. Duroy mo lang yung buhay, dito lang ako. At ng mga kapatid mo, si nanay. Tulungan na lang tayo. Nagpatuloy ang buhay ni na Michael at Ruby bilang mga guro. Bumangon sila mula sa bangungot na hatid ng gerang iyon. Si Ruby ay nakatanggap ng scholarship sa DOST. At ngayong taon ay nagtapos ng kanyang master's. Si Michael naman naghahanap ng oportunidad. Isang trabaho na malayo sa gulo. Mabuti na lang, tinulungan siya ng isang kaibigan, si Jonathan. November 2000, nagtanong siya sa akin. Nag-chat siya. Sabi niya, hindi ka pa balas. Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, mag-ay ka. Sabi niya, mag-ay ka dito. Tutulungan ka. Ang papeles ko siya yung lakad dito. Habang ako'y nasa ilog dito. I know how dedicated he was. Kasi nakikita ko yung kanyang struggle. Nakikita na napaka-seryoso niya sa pagdating sa mga assigned tasks sa kanya. Narinig ko yung feedback naman kasi talaga ng mga colleagues niya na maganda talaga siya, magaling siya magturo. Maliban dun sa elementary level ang kanyang focus o yung kanyang concentration, magaling talaga siya makibagay, makihalubilo, makipag-interact sa kanyang mga estudyante at sa mga kasamahan sa trabaho. Yun yung asset niya siguro. Sir Nathan, paano kita mapasasalamatan? Nais ko pong magpapasalamat sa iyo sa pagtulong ko sa akin sa pagpapasok dito sa may isang pampublikong paaralan dito sa Papotos. Itong token na ito, ibigay ko sa iyo bilang isang pasalamat. Sana po makatulong itong token na ito sa pang-araw-araw na nagawain. Sir Michael, my friend, thank you sa isang pasasalamat. Thank you because you value also the work na binigay sa iyo. You value the people around you. Bukas palad si Jonathan, hindi lamang sa mga kaibigan at gaya niyang guro, kundi maging sa kanya mga pinakamamahal na estudyante na no one should be left behind.